Hello guys, so for this video, ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-add money sa inyong Facebook ads. Yan. So gamit po yung cellphone. So wag po nating patagalin na, no? So punta tayo ng Chrome. Yan, sa web, natawag na web browser, no? So ito yung sa cellphone. So ngayon, para malagyan natin o makapag-add money tayo. So ang gagawin po natin dito sa Facebook, pagka nakapag-login na po tayo, so ang gagawin po natin, desktop site. So kumbaga para siyang computer, ano. So para mangyari po yun, ito po yung gagawin natin. So dito sa may bandang kanan sa taas, meron po dyan tatlong tuldok, ano, na pababa. Then makikita po ninyo dyan yung desktop site. So i-click po natin yan. Yan. So ganyan na po yung itsura niya, no? Pero hindi pa tapos po dyan, ano. So yung m.facebook, so i-edit po natin yun. So ang gagawin po natin, www.facebook.com. Yan. So para maging itsurang computer na talaga siya, kahit nasa cellphone lang. So ngayon, para mangyari yun, so edit po natin yan, yung m.facebook.com. So kung makikita nyo po, makikita nyo sa may tabi, meron po dyang lapis. So i-click po natin yan. Yan. So kung makikita nyo po, pwede nyo nang i-edit dyan. So www.facebook.com. Yan. So ganyan na po yung itsura nya, no? So kung makikita nyo, para siyang computer talaga. So ganyan yung itsura niya. So ngayon, para mas madali po tayo makapunta dun sa ating ads manager, so i-click po ulit natin yung facebook.com sa taas, ano, i-edit po ulit natin yan. So click po natin yung lapis, tapos para diretso na, lagyan nyo na lang po ng ads manager. Yan. So www.facebook.com/ads manager, then go. So didiretso na po tayo agad sa ads manager po natin. Yan. So ganyan kasimple, ano. So ngayon lalamnan din, maglalaman tayo ng ads. Yan. So mag-add money tayo. So ngayon pag nandito na po tayo, ito makikita natin if meron na tayong nagawa na ad. So ngayon sa may bandang sa baba, yan, meron diyang settings, yan. So yung parang yan, ito. So kung yung kalapit po ng bell sa taas, yun po yung settings, ano. Click po natin yan. Yan. Tapos yan, so wait po natin, ano. Tapos dito sa may bandang sa kaliwa na, ano. So ito na po, papalakin ko po, ano. Yan. So dito sa may bandang yung may picture na maliit, tapos pupunta po tayo dun sa may parang card, ano, para siyang debit card or credit card, ano. So yung baba nung plug, ano, i-click po natin yun. Yan. Tapos ganyan na po yung itsura niya, yun, no? So kumbaga dito, yan. So dito yung add money. So i-click po natin yung add money. Tapos ang maganda niyan, ngayon po kasi meron ng GCash at Paymaya, no? Yung mga Facebook na ginawa dito sa Pinas. So meron na diyang GCash at Paymaya. So yung option para makapaglaman ka. So ang gagamitin po natin is yung ating GCash. Yan. So GCash. Tapos itong amount, lagyan po natin kung magkano yung ilalagay natin. So halimbawa, 100 pesos. So yan. Tapos yung GCash, syempre, make sure na meron siyang i-click po, ano, kung mag-i-click nyo po yun. Ano yung blue, ano. So dapat tapat po ng GCash. Yan. So kung ano po yung gagamitin, yung GCash or Paymaya. Then add funds.
natin. Yan, tapos click po natin yung continue. No? Wait natin. Then yan. Yan po yung lalabas. Gcash. Then click po ulit natin yung continue. Yan, tapos yan. So 100. Tapos itatype nyo po yung Gcash account po na gagamitin nyo. No? So halimbawa sa inyo. No? So kung ano yung number niya, kung ano yung number nyo sa Gcash account. So yun po yung ilalagay nyo dyan. Then next. Tapos yan. So ito po merong ma-send po sa inyong code. Yun. So, kunarin ninyo po. I-send po sa akin din. Itatype po natin yung yan. So, yung code. Tapos, click natin yung next. Tapos, yun. So, ito, yung login to pay with Gcash. Enter your 4-digit PIN. So, yun yung pinaka-password po natin sa Gcash. So, itype po natin. Tapos, click po natin yung next. Then, yan na po yung lalabas. Tapos, pay 100 ano. So, i-click po natin yan. Pay 100 pesos. Yan. So, ganun lang po kadali. Ano? So, okay na po yan. May magte-text ulit sa inyo. Ano, doon sa cellphone number kung anong ginamit yun na number. Doon sa Gcash account po. So, ganun lang kadali. So, okay na po yan. So, pwede nyo na po nga. Pwede kang bumalik na doon. Tapos, wait mo na lang pong ano, makredit po ano doon sa account po ninyo. So, minsan, medyo delay lang po ng konti, ano. Pero mamaya-maya po, makikita nyo na po yung ilagay po ninyo doon sa inyong ads. Yan, sa ads manager po ninyo. Yun, no? So, kung makikita nyo po, 100 pesos. So, pumasok na po siya. So, ganun lang po kadali na maglaman ng ads manager ano. Yan. So ganun lang. So sana nakatulong itong video na to. Share niyo po ito if ever meron kayong mga kaibigan na kailangan itong video na to. So maraming salamat. God bless sa inyo lahat.